nakikipagbalikan ako kay Paolo. Nakikipagbalikan ko sa kanya, hindi na dahil sa kaligayahan ko, kundi para kay Maymay. Kundi para sa anak ko. Luisa! Fernando, nandiyan ka na? Sige, huwag ka nga alis dyan hanggat hindi mo nakukuha ang kahon. Luisa? Huwag kang magpakatanga! Hindi ako makakapayag na sumama ka sa lalaking siya ang dahilan kung bakit namatay si Maymay! Umakyat ka na sa kwarto mo! Ma! Isa ka pa! Tumigil ka! Ma, kailangan ko lang ito gawin. Luisa, kapag itinuloy mo desisyon mo, kalibutan mo ng ina mo ako. Nay! 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 Boss, tapos na po. Ano ang gagawin namin dito? Itabi niyo muna dyan sa may gilid. Hintayin niyo si Francis. Para siya mismo maglibing niyan. Paano ho ako mamaho? Edi, hayaan niyo mamaho. Sige na. Beses ka nang nangangako. Kailan mo ba talaga ibabalik sa akin ang pera? Konting palugit pa. Kahit doble, babayaran kita. Huling pagkakataon ko na marinig sa iyo. Dahil sa susunod, kapag wala ka pa rin ibibigay sa akin,
Huwag kang magpakita! Dahil sisiguraduhin ko. Pasasabugin ko ang utak mo! Bakit ba parang nagiging masyado kang matatakotin? Bakit? Dati ko namang ginagawa sa ito. Umalis ka na, Stanley. Parang umalis ka na! Francis na lang ba ang pwedeng gumawa sa'yo nito? O baka naman may iba na kayo ginagawa ni Francis ngayon? Francis, yung gulong pinasukan mo kay Anna, malamang ang kahihinatnan niya na eh, katulad din ng kuya mo. Baka mas grabe pa. Bakit hindi ka pa umalis siya sa trabaho mong yan? Isang kita ko palang kay Stanley eh. Alam kong hindi siya mabuting tao. Ano ba talaga ang pinaggagawa mo ron? Ha? Nakita namin si Lobela. Tumatakbo, umiiyak. Diba inihindi nga kami nakakuha ang kibuin dun eh. Mo ba kaming dalawa ni Francis? Meron ba akong pwedeng pagkatiwalaan sa mga panahon ito? Hindi ba kaibigan kita? At sabi mo magpagkatiwalaan kita. Kung ayaw mong alagaan si Rosanna para sa akin, meron akong ibang pagagawa sa iyo. Sige, kahit na ano, basta wag lang si Rosanna. Gusto kong alamin mo kay Francis kung sino ang Anna na dating minahal niya at bakit hindi niya na ito hinahanap. Litrato. Hingan mo ng litrato. Bakit? Iniisip mo ba na si Rosanna at si Anna ay isa? Nakakatawa, no? Rosanna.
pumunta na ako nung kaila Luisa para ibalik si Maymay. Para ipaglaban ko na rin siya. Dahil sabi nga ni Daddy, may posibilidad na hindi talaga siya nakatitigreta. Hanggang sa nangyari nga yung aksidente. Alam mo, Kuya, papakinggan ka naman siguro ni Luisa eh. Subukan mo siya kusapin. Kuya, huwag ka kaagad susuko. Hindi ako susuko. Kung totoong hindi talaga siya anak ng Titi Greta. Francis, nakanganib ang buhay ni Luisa. Walang ginagamit lang siya ng Titi Greta laban sa akin eh. O laban kay Daddy. Kailangan maalis siya sa lugar na yun. Stupido! Dumadagdag ka pa sa mga problema ko. Isang kaon lang, hindi mo kayang kunin? Di ba ikaw nagsabi sa akin? Walang tao doon. Nandoon si Francis. Buti na lang, magaling akong tumakbo. Ang sabihin mo, dyan ka lang magaling. Sandali muna nga. Ha? Mag-ingat ka sa panlalait sa akin. Baka nakakalimutan mo. Tumigil ka na. Lumalaki na ang problema ko. Nagkakasungay na si Luisa. Hello, Trina. Ano na? Kailan ka na mag-uumpisa? Lumalaki na ang sungay ni Luisa at hindi ko na kayang putulin ito. Kailangan umpisa mo na ang pagsisinungaling natin. Kuya, pakiramdam ko. Sinusubukan ako ni Stanley. Kung hindi, baka napraparing lang talaga ako. Francis, alam mo, sa totoo lang, hindi na nga ako nagkukwento kay Nay. Lalo yung ako siya mag-alala sa'yo. Tingnan mo naman tong kalagayan ko ngayon. Hindi kita kayang protektahan doon ngayon. Nakikiusap na ako sa'yo. Iwan mo na yung trabaho mo hanggat may panahon pa. Kuya, huwag kang mag-alala. Pinasok ko tong gulong to. Kaya ko rin lumabas dito. Ikaw ang mag-ingat. Dahil sa sinasabi mo sa akin, ikaw ang sinisisi ni Eugene sa pagkamatay ni Maymay. Alam ko may mga nasabi ako sa yung hindi maganda kagabi. I'm sorry. Mahal na mahal kasi kita. At hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Nasaktan din naman ako sa pagkamatay ni Maymay. Kapag nawala ka pa ulit sa akin, dahil sa mama ka kay Paolo, baka hindi ko na talaga kayanin. Saan ba tayo papunta? Basta, meron akong surprise para sa'yo. Sandali. Sabihin mo muna sa akin, kasi ba mag-alala sila inay eh. Ang kulit mo talaga, kaya nga surprise eh. Just trust me, okay? Halika na. Parang anak ang turing ko kay Paolo. Napakabait at napakabuti niya sa akin. Magaan ang loob ko sa kanya. Ayoko sanang mawala ang relasyon ko kay Paolo maging sa inyo. Sana hindi maging hadlang ang pagiging tiyahe ko kay Greta. Ilabas muna natin ang personal na awin ng dalawa si Fame. Sa totoo lang ho eh, ayaw namin ang gulo.
Hanggat maaari nga eh. Kami na umiiwas kay Greta. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo to ngayon. Ayokong madamay sa gulo nyo. Masyado na akong malalim. At marami nang nangyari na mahirap na akong kalimutan. Salamat. Maraming salamat. Ginagawa nila dito? Tita, anong ginagawa ng mga yan dito? Magpapaalam na ako kami. Di ba ipinangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para magkabati kayong dalawa ni Luisa? Ito na ang pamamaraan ko. Pero di ba, magkagalit kayong dalawa? Paolo, panahon na para magkabati kaming dalawa. Para malaman niya na rin ang buong katotohanan. At nang mabura naman ang mga kasinungalingang ginawa ko sa inyong dalawa. Kahit sabihin mo pa na ikaw ang gagawa ng paraan, malaking bahagi pa rin ako ng nakaraan ninyo. Ako ang sanhi kung bakit nagkahiwalay kayong dalawa. Kaya ako rin ang magiging tulay para magkabalikan kayo. Si Paolo. Nakalabas na siya ng hospital eh. Stanley, may lakad tayo. Ano to? Maglilibing tayo. Sino? Isang mahal ko sa buhay. Gusto akong sakmalin. Kilala mo naman ako, Francis. Pag tinrider na ako, kinakatay ko na. Gusto mong makita? Halika. Tingnan mo. Halika. Halika rito, tingnan mo. Tingnan mo! Thank you.